So, good morning mga kaibigan. So, ngayong episode na ito, ipapakita ko sa inyo kung sulit nga ba ang pagkakaroon ng isang fully automatic na washing machine. So, ang washing machine natin is Sharp na 7kg automatic. Okay? Yan, so, i-set up muna natin. So, kinabit natin yung hose niya. Yan, actually, yung hose niya is only 1 meter, you know? So since medyo malayo-layo ang ating gripo, so nilagyan natin siya ng extension. Ayan, ayan yung extension niya. So binili ko siya sa Ace Hardware, no? Pero may nabibili ring actually 2 meters dito sa mga ibang hardware daw, sabi. Pero ako wala pang nakikita, kaya converted na lang yung ginawa ko. So yung kanyang saksakan eh ganito yung itsura. No, so kailangan nyo ng adapter or connector niya. Pero ako kasi meron akong biniling extension na universal na rin. Ayan, may tatluhan. Hindi ko alam kung ang tawag dyan. Ayan, so ganyan. Okay. Ayan, so naglagay na tayo ng damit. Sabi dito 7kg. Pero ang advice nung nagtinda sa amin, so wag mo daw isasagad ng 7K. So at least kahit mga 6 or 5. Pero ako naglagay lang ako ng mga around 4 kilos. Ano? So itry natin kung okay yung ating nabili. So ipapower on natin siya. Oops, sorry. Kailangan natin buksan yung gripo. So ito guys, automatic na yan. Alam? So hindi na natin babantayan dito. Okay, so isi-set natin siya ng 20 minutes. Okay, siyempre, tatlong rinse. Sagad na natin ng 9 minutes ang kanyang drying. Once na ni-start ko siya, automatic nang magkakaroon siya. Ayan. Tapos, ayun, meron na rin siyang timer. So, siya, nakaset siya ng 65 minutes. No? So, yan. So habang naglalabas siya, pwede kang makagawa ng ibang gawain. So agad. So ang advantage nito, makakapag-multitask ka. No? So naka-set siya ng 65 minutes. Yung 65 minutes na 'yon, hindi mo siya kailangang bantayan. Bahala na siya sa buhay niya. So napakasulit. So kung magkaroon ka ng ganito, pwede. Kasi most especially for us na nagtatrabaho. Ano, so medyo pagod na, gabi na umuwi, ganyan. So ang time lang natin maglaba is weekend. So kung meron kang 8 to 9 kilos na labahin, eh medyo marami-rami yun. So sayang yung day off mo. Pero pag may ganito ka, may dalawang salang lang, hindi ka pagod. Makakagawa ka pa ng mga ibang gawain. Okay? So ito, pwede kang magluto.
So one thing din na napansin ko guys is itong timer niya, ano? So itong timer niya, for example, sinet mo siya ng 65 minutes, kung minsan nag-a-adjust siya depende sa lakas ng tubig, ano? Ayan, yung lakas ng tubig. If yung tubig mo is medyo mahina, yung 65 minutes na yan, nagiging 80 minutes kung minsan. Pero kung medyo malakas naman, for example, naglaba ka ng gabi, walang masyadong gumagamit ng tubig, eh kung minsan mas nasushorten naman yung time, no? Instead of 65, pwedeng maging 60, pwedeng maging 55, ayun. Ayan, so tatlong beses tayong mag-rinse, ano? Ayan, umiikot pa siya. Ayan, daming, ano, daming nilabas na sabon. Ano? So, napakaganda guys ng product na to. So, ano ba? Ano ba yung mga ibang advantage nito? So, sa mga mahilig pag-palandry, mas maganda kung makapili na lang kayo ng ganito. Kasi in the long run, mas, sa tingin ko, mas matipid ito. Ano? Kasi sa laundry, maximum of 8 kilo, I think nasa 150. Plus bumili pa kayo ng sabon, fabric souvenir, abutin kayo ng mga around 200 plus. Ano? So, sa salangan naman ng ganito, hindi ka abot ng ganun. So, kung yung 200 plus mo na yun, is like weekly kang magpapalaba. So, nasa 800. Sa tingin ko, hindi ka naman siguro abot ng ganung kalaking power consumption, no? O yung consumption ng ano mo, ng kuryente. So ayan, nagre-rinse pa rin siya ngayon. So pinatanggal talaga niya yung mga excess na sabon. Okay, nagre-running pala. Oops, titignan natin loob. Oops. Ayan na. And then, oops, ayan na siya. Magkakarga na siya ng tubig ulit. Okay, so rinse time yan, mga kaibigan. Rinse time. So meron pa tayong 38 minutes. Okay, so pwede muna tayong gumawa ng iba. Yun, so tapos na yung pangalawang banlaw. So last rinse na lang, no? So meron pa tayong 18 minutes. So ganun ulit yung nagiging process niya. So after niyang nag-rinse ng pangalawang beses, ayan, inikot niya ng inikot para matanggal talaga yung mga tubig. So ayan siya. So wag muna natin buksan. So guys, ang gamit kong sabon is ano lang, powder. So, pero pwede rin namang liquid. Dati liquid, kaso lang hindi siya masyadong mabula eh. Kaya nag-powder uli ako. And then of course, mas maganda kung bumili ka ng malaking ano, yung nakaganitong fabric softener, yung nasa galon, para hindi ka bili ng bili. Kasi pag ganitong per pack, medyo hassle eh. Mabilis maubos, ano? Okay, so nasa ano na tayo, third rinse na. Meron pa tayong 17 minutes left, no? Ayan, umiilaw yung ano, 1 na nakalagay. So ayan. So guys, dito nga pala yung lagayan ng sabon na hindi ko na ipakita kanina. Ayan. So ang technique ko kasi, naglalagay ako nito, itong fabric conditioner, sa last rinse na lang. Hindi ko siya sinasabay dun sa unang ano, unang salang. Kasi feeling ko parang mas madikit yung amoy. So ako tinatantya ko lang kung ilan. So usually parang sa ganitong cup niya, Ito yung takip ng fabric conditioner. Naglalagay ako ng 2. Okay, sige na nga, lagyan ko na. Dito ako na ilagay. Hop. Ayan, unang lagay. Hop here. Lagyan ko na din diretso para mahalo dun sa tubig. So dalawa yung nilalagay ko. Para mabango talaga. So actually dito yung lagayan. Pero dito kasi dumadalo yung tubig. Kaya dyan ko nalilagay. Para maihalo na sa tubig. So medyo mahina yung tubig.
kasi may naka-on pang gripo na isa doon. So i-close ko muna yung isang gripo. Oh. Ayun, so may 15 minutes pa tayo, no? So isara muna natin. So after the last rinse, magpo-proceed na siya into spin drying. So ito yung favorite part ko dito, itong air dry. Ayan. So pag may dryer ka, napakadali matayo ang damit mo. So kahit umuulan, pwede mo siyang isampay sa loob. So, unlike pag yung manual lang. So kailangan sa labas mo talaga siya patuloy. O hindi mo na siya pwedeng isampay dito sa indoor. Pero pag may ganito ka, may dryer ka, baka po, parang good as tuyo na rin eh. Yung mga after an hour, matutuyo na eh. Okay, after 65 minutes, pwede natin siyang hanguin. Okay, so ganyan. Ganito ang result niya, guys. So, pag na-dryer, wala siyang katulo-tulo. No? So, pwede mo siyang isampay sa loob ng bahay. No? So, kung may araw naman, ibilad. No? So, ganyan yung result niya. Okay, so for me, sulit ang magkaroon ng ganito. So, yan mga kapatid. That's it for today's vlog. So now ay kahit paano ay may naidagdag man lang ako sa inyong mga kaalaman. And till the next vlog, salamat!